Nasa pwede na. Bago ka ba sa aking channel, mag-subscribe ka na dahil nag-upload ako ng videos ng aking travel. Nagpunta na ako dito, 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 at dito. At syempre huwag niyo kalimutan na mag-like, share, at syempre, ipagkalat niyo to. Pagkalat niyo. Char, basta mag-subscribe kayo, it's good for everyone. So pag marami pang nag-subscribe, mas marami pa akong mapupuntahan. And marami pa akong mapupuntahan, marami pa kayo mapapanood. Oh, edi ang gandang deal, di ba? Oh, sige na, ako na yung pupunta para hindi ka na mapagod. Sit back, relax, and enjoy the vlog! Hi there! It's your Crisis Kadi and welcome back to my channel. So, for today's video, ba, andito tayo ngayon ba sa San Diego. At kung bago muna kayo sa akin channel, please subscribe to my channel. Dahil nag-upload ako ng videos almost every day. And syempre, follow nyo ako sa lahat ng social media accounts at Francis Candy. So ngayon, be, naghihintay na lang ako ng Lyft. Kasi medyo petty ako ngayon. Naghahanap talaga ako ng Filipino food. So pupunta ako ngayon sa Manila Fast Food Restaurant dito sa may Miramesa bago tayo pumunta ngayon at i-explore yung downtown ng San Diego. Ito na yung ating Lyft. It's okay. How's your day? I'm good. It's good. Akala ko, be, ako yung kausap niya actually. Tapos yun, okay na, pasa ko. Okay. Actually, ang mahirap dito kasi, di ba dahil hindi mo ako talaga nasa downtown, ganyan. Medyo mahirap yung pag-iikot dito. Kailangan kang mamasahe talaga. Medyo magastos. Pero dead man na lang. Dead man na lang. So ngayon, be, dito tayo sa my Seafood City. And susubukan naman natin kumain dito. Actually, shoutout sa mga nakilala ko dito kay Ate Tess at saka kay Ate Christina kahapon. So ngayon tara kumain tayo, be. Hindi ko alam, meron nga din sila dito yung chowking. Oh, may chowking. Wala. Oh, ito na guys. Feeling ko natatakam na ako ngayon sa nakikita kong pagkain. Grabe. Hindi ko alam kung masarap dito or what, pero tara subukan natin. Mukhang mag-enjoy ako dahil maraming choices. Hi po. Isa nga po yung liem po, pork belly. Combo po. Tapos eto po. So guys, meron tayo ditong liempo, meron tayong dinakdakan, oh my god. All this, kasama tong juice for like $21-$22. 1,000 pesos, be. Sige na nga, ilaban na. Dito talaga, be, dahil alam mo naman, medyo matatabang ang food. Meron silang pasalt talaga. Baka di ba ito kailangan? Kahit tayo, be. So, bago tayo maikot, guys, kailangan ko lang muna kumain para may energy tayo for today. Nasa pwede na. Hindi ko alam kung magaling magluto yung mga kaibigan ko ng dinakdakan. Alam mo, guys, iba kasi yung standard pag marunong ka magluto. Pag marunong magluto, alam mo yung lasa.
experience mo sa Malaysia. Sabat naman talaga, sumasarap. Ay, grabe, namiss ko yung liempo. So ngayon, babe, papunta naman tayo ngayon sa downtown. Mag-ikot-ikot tayo doon. Honestly, wala na naman akong research or itinerary. Basta, alam ko, malaki yung Balboa Park doon. Merong mga museum, marami. Pero sabi nila, the best time to go here talaga. Kung gusto mo yung mga Comic-Con and gusto mo yung maraming tao talaga, during July, sabi nila. So, we will see. About the food na kinain ko, sakto lang, patawid gutom. Hindi siya yung life-changing. Okay lang. So, ayun tayo ngayon sa may Balboa Park na. So, malaki tong Balboa Park, sabi nila. Honestly, hindi ko pa rin alam. Meron dito. Sa likod ko, meron itong Spanish Art Village. So, doon naman parang merong theater. Ikutin natin ito saglit para marami tayong mapuntahan today. Dahil meron lang tayong ilang oras bago matapos ang araw. Para after neto, dito, punta naman tayo doon sa may mga bandang Bay Area. Tapos balik tayo sa city, sa downtown mismo ng maraming building, kainan para sa ating dinner naman mamaya. Tara! Ngayon lang ako nagplano yan sa vlog na to. Ayan, be. Actually, dito napansin ko na karamihan dito is mga art store. So, yung mga arts and craft, mga medyo mga souvenir area. Parang ito yun. Eh, kita naman sa lugar, be. Very artistic. Kung tinan mo yung tinatapakan namin. Oh. So, sabi ko naman sa inyo eh. Siguro mabilis ang ikot lang tayo dito sa area dahil hindi naman ako bibili ng kahit ano dito, no? Tingin-tingin lang tayo. Talaga yung reason, be, kaya sabi nila na ang San Diego is a very vibrant city here in California na marami raw siyang makikita, masaya, maganda. And karamihan talaga, ito lagi pinupuntahan kasi una, ito na yung the new it thing dito sa America, be. So, sabi nila, ay, not so LA, masyado na ano. So, people tend to come here na in San Diego because of that. Yes, I am. Nakakatuwa. Kasi yung pagliko ko, wala akong expectation, walang plano. So, ayun yung maganda. So, wala akong expectation. Natutuwa ako sa mga nakikita ko. So, pagliko ko dito, sabi ko, wow, ang ganda naman itong lugar na to. So, yung history nito, itinayo to nung 1960, mga ganun. And then, itinayo to during the occupation dito ng US Panama, ganyan, blah, blah, blah. And ito, nagsimula siya naging mint, gumagawa ng mga coin, US coin, ganyan, hanggang sa kung ano nangyari, nasuno, ganyan, naging museum, hanggang sa ni-rebuild na lang nila noong 1981 and 82. Yun na lang yung history, para mabilis na sabi. Ang ganda lang yung tingnan. Meron nakita, wow, hindi pa siya tapos pero nagagandahan na ako. So, dito mo talaga ma-realize yung influence ng Spanish. Diego, be, San Diego. Oh, di ba? So, Panama, Spanish din, kolonya rin naman yan before. So, galing. Amazing. Lala ko masabi, ikaw na. Yan. O, di ba? Naging training, naval training siya noong World War What? World War II. Tapos, ito, oh. Sabi nga nila dito, be, kung gusto mo talaga ito ikutin, you cannot do this in one day. At least 2 days para maikot. Ito pa lang na park, be, ha? Kasi meron pa ditong zoo. O, di ba? Andayan yung museum dito. Wala naman tayong date. Bukas may kadate ako dito, actually. Hindi ko alam kung mabablog ko siya. Pero may mga kadate ako bukas. Siguro insert ko na lang yung picture dito, be, kung
kung matuloy siya, 'di ba? Kasi alam mo naman minsan nagiging drawing. Wow. Aminado naman ako, guys, na kulang yung research ko. So, kung gusto yung malaman ano pa yung pwede makita dito, eto yung list na pwede makita dito. Oh, di ba? Sobrang dami. Kasi mag-i-enjoy ka talaga. Anyway, bago pa masira ang ating mga gamit, dahil kakadalag-lagi na mga gamit ko, dahil nakakita ng pogi si Francis, nauna yung gamit ko bago yung panty ko mahulog. Ganda lang ang view, guys. As in, sabi ko, wow. Wow. So, ayan, may para tayo na sa kaligitnaan ngayon ng disyerto dito sa gilid nila. Diba? Hi mo tayo kay Deutsch. Char. So, it's a park. Let's just keep walking. And then, maya-maya punta na tayo sa may beach area. Parang feel ko ba haggard ako dito? Haggard na ba ako, guys? Ako, parang tayo magkakaroon ng jowa dito. Oh, wow. Hindi ko lang maipapakita na sa inyo, guys, no? Kasi hindi na ma-justify sa camera. Pero dito pala yung mga nagbabike na ano, pang malakasan sa ganyang area. Wala, ang bilis niya eh. Matatabunan na siya ng damo-damo eh. Hindi niya makikita. Ang ganda kasi ng view, guys. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be nainis ako pag sobrang ganda tapos mag-isa lang ako. Yung parang sabi ko nga, ito yung mga moment na dapat anyway sinishare ko sa iba eh. Pero wala, sa inyo ko lang i-share. Hindi ko may share anyway physically, so digitally na lang. So, andito na tayo ngayon sa my beach. And hindi ko alam gagawin dito. Maglakad-lakad tayo, tapos pag nagutom tayo, kakain tayo. Ganun dapat. Enjoy natin itong araw na to. Wow! Love the view. Kasi isasabi nila, isa sa mga magandang beach itong Mission Beach. Dapat inisip ko pumunta kayo sa Coronado. Kaso nabasok sa review, parang enjoy the Mexican sewer. Parang ganun. So, okay. So, dito tayo sa iba na lang. Dapat ganyan tayo pag matanda na. Woo! In fairness, ang ganda pala yung itong mga baby. Ang papogi ng mga tumatakbo. Parang na-inspire ako maging fit. Na actually, maging fit. Na-inspire lang ako tumambay dito. Guys, mabait naman ako, di ba? At saka, ayoko talaga mang olay. Di ba sabi ko nga, huwag kayo yung mataas yung standard nyo sa dagat. Galit tayong Pilipinas. Dagat nila dito, tingnan. Buhangin na hindi pang beach. Parang pang paggawa ng bahay. Magpatuloy natin ang paglalakad. Love it. Oh. So kaya dito nakalagay yung mga hollow blocks nila. May sabi daw kasi nila, 'di ba? Si Mother Earth talaga yung ano eh, provider ng lahat. So sabi talaga nila si Mother Earth talaga yung tunay na provider ng lahat. So kung siya yung provider at ito si Mother Earth, ito siguro yung hardware. Joke lang. Siguro kailangan natin maglakad lang ng dire-diretso pa. Baka sa unahan mas maganda, di ba? Hi, be. It's just nice to be here, actually. Abang nakapo ako ito, be. Nakapo ba? Wala kasandal pala ako. Well, ibahin natin. Uupo tayo. There's just a lot of things in my... Alam mo yung be, syempre sabi ko nga, okay, di ko alam kung ilalagay ko to sa video or edit out ko to. Kasi I'll be very honest and very open to you guys. Siyempre,
somehow, I'll be honest, natry na mga tao hanggang kailan ka dyan. Gusto ko talaga kasi mag-settle down, babe. Gusto ko na mag-asawa. I want him to meet me on my best time. My prime nga, sabi nila. Kasi, I want him to understand and love me on my worst days as well. Although, I also want someone who will love me in my worst days and who will be there until I reach the best days. Pero, I've been in both. I've been in love with someone, loved someone who's with me from the beginning. And I've been with someone na I achieved a lot of things. All of my dreams, majority of my dreams, with him. But he didn't see the worth. Sabi ko pa sa ex ko dati, Ben, na parang, the thing with you, hindi mo binibigyan ng value yung na-achieve ko kasi hindi ikaw yung kasama ko nung nagsisimula ako. Pero ayun, be. Ayoko na magsalita ng tapos. Kasi, alam mo naman tayo minsan, mga Pilipino, di ba? Gito tayo. Lahat na lang, sige. I'll keep my relationship secret. And, I'll keep my next relationship secret kasi I'll go back with my ex. Charot. No. No more U-turn. It's just a one-way road. One-way ticket. Once I moved on, I moved on. Actually, guys, natuwa lang ako na I am here in this country kasi meron ako inferiority syndrome. Both inferiority and superiority. Inferiority na pag meron ibang lahi, nararamdaman ko minsan na parang ang taas nila sa akin. Yung ganun. Iba, they don't show it or they don't intend to make me feel that way. Pero, ayun yung naramdaman ko. Pero, being here, na sila yung mga nagtatrabaho, sila yung gumagawa ng mga bagay para sa atin, nakakataas ng ng ego. Na parang, diba? Lagi nyo kaming sinasabihan. Kasama kayo dito, guys. Parang lagi tayong sinasabihan na tayong yung driver, tayong katulong, tayong tagalinis. Well, this time, medyo ganun pa rin naman pala. Pero hindi, I mean, lahat sa kanila, di ba may mga puti rin na gumagawa ng ganun trabaho dito? It's fair. Fair. Isipin nyo na lang, guys, kahit wala kayo sa Amerika, mas maganda yung beach natin sa Pilipinas. Kahit wala kayo sa Amerika, mas maganda yung dagat doon. Sabi nila, marumi daw yung sabi nga raw kasi nila, sewer na raw ito ng Mexico. Magyayapa, di ba? Ugali talaga nila dito. Sa inyo pa ito eh. Tubig ninyo naman ito eh. Di man tubig nila ito eh. Ay. Actually, bigay ko siya na-appreciate yung lugar. So ngayon ko na-appreciate ba yung lugar? Ang daming lalaki nakahubad. Parang gusto ko silang damitan. Actually, in-off ko itong camera ko kasi meron tumabi sa akin lalaki. Nakipag-chikahan siya. Diyos ko. Feeling ko, pag umupo ako ng umupo, mabibenta ako dito, guys. Na-realize ko, hindi mo talaga ako pangit. Mapili lang talaga. Kanina may lumapit sa akin lalaki. Sabi ko, I'm just enjoying the sun. Sabi, it's cold here. Do you want to go in my car? It's warm. I'm like, oh my God. Siyempre dito, be, pwede ka namang Parang, sige, subukan mo. May mga polis dito. Tawag ako, yari. Ano ba ito? At ang bago pa yung pantalong ko, sabi ko, ano ba itong masakit? Kaya pala may matigas. Sabi ko, tag price pala. Wow, di ba? Look at the weather. So nice. Inrealize ko, be, parang ito talaga yung America talaga to. Di ba? Ito yung mga nakakapanood ko lang sa YouTube to. Yung mga nagtatanong sila sa mga ganitong daanan. Yung ganyan, nagtatanong sila sa hallway dyan. Sa hallway. Basta sa daanan na yan. Marami ate mo,
So ayan guys, nandito tayo sa may gas lamp dito be sa may Hillcrest. So malapit na sa downtown or I think dito, downtown na to or I think downtown na to ng San Diego. So dito be hindi ako very confident ah kasi may mga homeless. Minsan lumalapit at saka ibang palagalit. So ito area to parang medyo party area na siya. Siyempre, pag party area na, medyo mahala dito kumain. Actually, naghahanap na ako ng mga kainan. Kanina nagkakain ako sa isang Thai restaurant, kaso ang bagal ng service. Eh, dito naman sisilip ako sa Starbucks nila, kasi yung mga Starbucks nila dito, guys, hindi pwede tambayan. Ayan o, tingnan mo, walang upuan yung Starbucks. So, hindi tayo makakatambay pala. Akala ko makakatambay na ako dyan para magkape. So, ngayon, maghahanap na muna ako ng kainan ko. Kanina doon sa dulo nito, sa other side nito, merong isang Mexican restaurant doon na pinipilahan talaga ng mga tao. So, I think dahil una, affordable. Pangalawa, syempre, affordable talaga. I think masarap naman yung pagkain nila doon. So, pabalik-balik ako dito guys. Okay po, Marty. Mahal. Pero, mas okay yung party pa rin sa Asia. Dahil mas masaya, mas wild yung mga tao. Actually guys, sa paglalakad ko, nitingnan ko talaga yung mga kinakain nila, yung mga nasa plato nila, kung mukha bang masarap or hindi. Siyempre, kakain ako, babe. Pero feeling ko ngayon, hindi na lang ako lalaban ng sobrang gastos. Baka bumalik na lang ako doon sa may Mexican restaurant. Doon na lang ako kakain. Yes. Can I have pad kapao pork? Pad kapao pork, yes. And chicken satay. Yes, sir. How spicy would you like for your pad kapao? Mild. Mild, yeah. Okay. Don't worry. And that okay. Comes with jasmine white rice, okay, yes, sir? Yes, yes, okay. 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 Kapon. Drink, this water is okay. This water. Kapon kakon. Pagkain ngayon. Ito yung ating chicken satay. Siyempre guys, medyo social to dito dahil medyo fine dining, no? So, here is our chicken satay. Ayan, meron tayo ditong sauce. So, hindi ko yung expect. Ben, nagayto pala yung ating pagkain. Anyway, this is really good. Kumain na tayo. Thank you so much. Hindi kita yung padkrapaw na nakilala ko. Pero sige, parang adobo lang yan. Iba-ibang pagkakaluto. Ilaban na natin to. For today, ang expenses ko, babe. Kulang $150 of today. Just one day. It's not that authentic tulad talaga ng nasa Bangkok. Pero pwede na. American talaga. Americanized na siya. So ito na guys yung ating dessert. Tara kumain na tayo ng ating sticky mango rice. Sticky mango rice. Sticky rice. Mango sticky rice. Basta, nagmi-mix-mix sila. Ay, naantok na ako. So tara kumain tayo. Guys, masarap. Yung tennis ito guys, kasi madali naman ito gawin, diba tamis lang, diba? Asuka lang naman. Hindi ganun kasarap yung manga, pero masarap yung rice niya. You know the drama is never ending.
At dyan na nga nagtatapos itong ating video, be. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag nyo kalimutang i-like, share, at syempre mag-subscribe ka na. At syempre, bago matas ang ating video, pang malakas ang shoutout muna sa ating mga channel members. Kung gusto mo rin ma-shoutout, be, tulad nila, huwag mo kalimutang mag-join lang. Click mo lang yung join button at voila! Kaya naman, until next time, see you sa next video! O, teka, huwag ka mahiya. Click mo na yan, dali. Panoorin mo na yan, dali. Click, 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 click!